My God, I hate drugs. Si Bongo naman ang taya. Pangulong Duterte at Senador Go namigay ng Naknam Fucha. Naging usap-usapan sa social media ang parody na ginawa ng isang milk tea brand sa political advertisement ni Senador Christopher Bongo at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong 26 ng Nobyembre, ibinahagi ng milk tea shop na Naknam Fucha ang edited version ng advertisement ni Go upang e-promote ang kanilang negosyo. Tuwang-tuwa naman ang mga netizens dahil kaboses na kaboses ni Pangulong Duterte ang nagsasalita sa video na ibinahagi ng milk tea shop. Pag magkasama tayo ako lagi ang taya, libre mo naman ako Bong, sabi ng kaboses ni Duterte sa video. Dapat lahat makabili, kahit addict yung may pamilya. Yung ginawa mong Naknam shawarma, masarap yan, padamihin mo pa. Pag magkasama tayo, ako lagi ang taya, libre mo naman ako Bong. Umabot na ng 70,000 reactions at mahigit 2 million views ang nasabing video. Sa pagbisita naman ni Pangulong Duterte at Go sa isang mall sa Antipolo City ay makikita na bumili ang dalawa ng Naknam Fucha upang ibahagi sa mga tao doon. Ibinahagi ni Undersecretary Mon Cualopang ang video kung saan ay makikita si Go at Duterte. Ako naman ang taya, sabi ni Go na tila kanyang tugon sa parody ng kanyang advertisement. Tuwang-tuwa naman ang mga netizens sa ginawang ito ni Duterte at Go. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang nasabing milk tea shop sa positibong tugon ng Pangulo at ng Senador sa ginawa nilang parody. Mayor, ako naman ang taya. Ito. Nagbabala si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na maari pang magpatuloy ang pandemya dahil sa ginagawang pangigipit at pagsasampa ng kaso sa kanya. Sa kanyang pahayag nitong linggo ay sinabi ni Kibuloy na ang Omicron variant ay paumpisa pa lamang ng mga parusang matatanggap ng mundo dahil sa ginagawa sa kanya. If you keep on hurting, persecuting and harming the appointed son and the kingdom, you will see much worse than the Omicron virus, ayon kay Kibuloy. Matatandaan na nahaharap sa seryosong kaso si Kibuloy sa Amerika dahil sa pambibiktima di umano nito ng kanyang mga tagasunod na nasa edad 12 hanggang 25 anyos. Pinag-uusapan na din kung sa Amerika nga ba lilitisin si Kibuloy dahil mayroong extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng nasabing bansa. Kilala si Kibuloy sa kanyang mga kakaibang pahayag katulad na lamang ng di umano'y pagkontrol niya sa kalikasan. Noong 2019 ay sinabi ni Kibuloy na siya ang nagpatigil sa lindol sa Mindanao. Noong lumindol ng 6.6, sabi ko, lindol, stop! Umi-stop, lumindol. Sabi ko na, stop! E di umi-stop din. Sa gitna ng banta ng panibagong coronavirus variant, umarangkada na ang 3 araw na nationwide vaccination drive ng gobyerno, 9 milyon ang target na mabakunahan sa mahigit 8,000 na vaccination sites. At live mula sa Marikina, magbabalita ang aming correspondent na si AC Nichols. AC, kamusta ang sitwasyon dyan?
Well, Pinky, binigyang din nga ni Health Secretary Francisco Duque ang pagbabakuna o yung kahalagahan na pagbabakuna para maiwasan, no, yung malubhang sakit na dala ng COVID-19. Dumaan kasi siya rito sa Marikina Sports Complex kanina kung saan binabakunahan ang pediatric population ng lungsod. Sabi ni Secretary Duque, mas mahalaga na may karagdagang proteksyon, no, na makukuha sa bakuna sa gitna ng banta ng bagong Omicron coronavirus variant na posibleng mas nakahahawa sa mga naunang variant. Pero paalala din ng mga opisyal, hindi sapat ang bakuna lang. Kaya hindi pa rin dapat makalimutan or dapat pa rin ay sumunod parate sa minimum health protocols. Huwag tayong tutulad sa mga bansang Europa, ano, na nagluwag sila sa kanilang mask mandate, yung pag-uutos na mag-mask, nagluwag sa social mobility, sa physical distance. O di, kita nyo, grabe, sipa na naman ang kaso sa kanila. UK o England, Germany, Italy, France, Netherlands, Denmark. So, ayaw natin matulad dito. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa 2022 elections. Bago matapos ang taon, magsasagawa ng tinatawag na mock elections. Magbabalita aming correspondent na si Melissa Lopez. Mel, paano daw gagawin yan? Yes, Pinky, plano nga ng COMELEC na magsagawa ng mock elections sa December 29, saktong isang buwan mula ngayon, upang tingnan kung may papatupad ng tama ang mga bagong protocols sa pagboto sa gitna ng pandemya. At ite-testing rin sa mock elections na ito ang ilan sa vote counting machines na hawak ng COMELEC matapos itong kumpunihin ng Smartmatic. Ito ang mga makinang ginamit simula pa noong 2016 elections. Medyo matanda na, kaya kailangang tingnan kung gumagana pa. Yung mock elections ay gagawin ilang linggo matapos ang simulation na ginawa ng COMELEC sa San Juan Elementary School kung saan inaral kung alin ang setup na pinakamabisa para mabilis makaboto ang mga tao habang nililimitahan yung pagkukumpul-kumpul sa pila. Inihayag ni COMELEC Deputy Director for Operations na si Tio Pisto El Nas sa webinar ng NAMFREL kaninang umaga na may napiling 34 na clustered precinct kung saan gagawin ang mock elections. Ilan sa mga ito ay sa Pateros, Taguig at Pasay City sa Metro Manila, 4 na presinto sa Davao del Sur, 6 sa mga bayan ng Maguindanao at ilang pang polling centers sa Isabela, Albay, Negros Oriental at Leyte. Ito na yung end-to-end demonstration ng buong proseso and iti-testing din gaano ka-accurate, gaano katama at gaano ka-secure yung proseso na susubukan din yung pag-transmit from the precinct level to the City Municipal Board of Canvassers and sa CCS part from the City or Municipal Canvassers to the Provincial Board of Canvassers up to the National Board of Canvassers including the 3 servers. Dagdag ni Elnas, kasama rin sa pagsasanay yung pagpapatupad ng health protocols sa bawat presinto. 6 hanggang 10 lang na ang mga botanteng pwedeng magsabay-sabay na bumoto sa loob ng isang classroom, maliban na lang kung mas maluwag ang silid. Mayroong 65.3 million na inaasahang makakaboto sa halalan ayon sa COMELEC. Gagawin naman ang tinatawag na final testing and sealing ng mga makinang magbibilang ng mga boto sa pagitan ng May 2 at 7. At sa dami naman ng gagampanang trabaho ng Electoral Board, umaapela ang Department of Education kung maari pa raw dagdagan yung honoraria at iba pang benepisyo na ibibigay sa mga mugguro na magsisilbi sa eleksyon dahil mas maliit yung umentong binigay ng COMELEC kaysa sa hiningi nila. At mas mahaba rin ang oras ng pagboto ngayon, 6 a.m. to 7 p.m. Pero paglilinaw ni Director Mark Bragado ng DepEd, libo-libo pa rin naman ang mga teacher na nais maging mga poll worker. Samantala, sa June 12 naman ay sisimulan ng National Printing Office ang paglilimbag ng mga balota at dapat matapos ito ng April 25. Pinky? Okay, sandali, nabanggit mo yung pag-print ng mga balota. No? Ano mangyayari sakaling bago yung printing, wala pang desisyon hinggil doon sa mga kaso laban sa kandidatura kay dating Senador Bongbong Marcos? Yes, actually, tinanong natin yan kay COMELEC spokesman James Jimenez over the weekend at ang sabi niya sa isang radio interview,
malamang makakasama yung pangalan ni Bongbong Marcos kung sakali na wala pang ruling yung division sa pagdating ng December 15. Yung December 15 kasi yun ang deadline ng COMELEC or para ilabas yung final list of candidates o yung inalis na yung mga tinatawag na nuisance o panggulong kandidato. Kung yun nga, kung wala pang ruling, pagdating nun, ang assumption, makakatakbo siya. So makakasama yung pangalan niya dun sa layout ng balota na ihinahanda para nga doon sa printing. Pero kung may magbago o merong lumabas na desisyon na disqualified pala siya o kaya ay kanselado yung kanyang COC sa pagitan ng December 15 at May 9, ibang usapan pa daw yun.